Only a small fraction of lawyers get to argue before the Supreme Court. But on several occasions, you participated in the oral arguments. Isa ka ring debater, multi-awarded moot court coach and mentor. If elected as senator, are we going to see more of you in the Blue Ribbon Committee? Well, una-una po, I have to say na karangalan sa lahat ng abogado na makapag-argue sa Korte Suprema. Sinasabi ko sa aking mga estudyante nung ako pinagtuturo sa UP na dapat ang inyong ambisyon araw-araw doon ka sa Supreme Court nag-argue, hindi lang sa MTC. Dahil iba pa rin talaga yung hamon na 15 mga mahistrado na pinakarespetadong mga mahistrado ang magtatanong sa'yo. Para kang naka-recitation na 15 law professors ang nagtatanong sa'yo at one time. Doon po ako pinakamaligaya. Oh. At modesty aside, namatay na nga po si Justice Natura. Sabi naman niya, itong Harry Rocking to. Ito talaga isa sa pinakamagaling ko na rin yung oral argument. Kasi miski talo na ako, kala ko tama pa rin. Pero, lahat po ng abogado, ulitin ko, miski hindi na ako nagtuturo ngayon, always train for oral arguments in the Supreme Court, not just before an MTC judge. Now, pag tayo po nakarating, tama po kayo. Isa sa pinakagusto kong maging komite ay ang Red Ribbon, ang Blue Ribbon Committee. Kasi, alam niyo po, bata pa ako, galit na ako sa korupsyon eh. Hindi pa ako nasa gobyerno, kasama na po akong nag-hunting kay Jokjok Balante dahil doon sa fertilizer scam. Sinundan ko pa po yan sa Amerika. Tumistigo ako sa hukuman para i-oppose yung kanyang asylum petition. Tayo po yung nagsiwala itong swine scam. Yung namigay ng mga baboy, pero lahat talaga yan, eh, parang 100,000 ata yung halaga ng isang baboy. Tayo rin po nagsiwalat ng mga scams dyan sa PhilHealth. Lalong-lalo na yung mga patay na nagpapa-dialysis. Sa akin po, importante yung gawain ng Blue Ribbon. Kasi, bagamat obligasyon din ng ehekutibo yung imbestigahan ng mga krimen, eh minsan din natin nalalaman na nangyayari siya. At ang tendency talaga ng mga kakasama sa departamento, huy, itago natin yan, no? Kasi baho yan. So, importante rin na gamitin sa tama dahil nagagamit din sa masama yung gawain ng Blue Ribbon. Yes, oh. Kasi may mga investigasyon na talaga namang wala namang korupsyon in aid of re-election. Oh. O kita mo yung latest investigation pinepersecute. Wala naman palang korupsyon. Sinabi na ng COA, walang korupsyon dito. Nagpipilit pa rin dahil akala niya maluluklok siya muli sa Senado. Thank God. Bumagsak na po sa rating. In aid of election pala yun. Pero meron pa pong isa ha, na naka-12. Kaya kinakailangan, huwag niyong kakalimutan, hindi lang yung isang bumagsak na ang naging aid of re-election. May isa pa mong babae na dapat bumagsak din. Dahil isa pa yung mahilig sa in aid of re-election. Parang pabagsak na rin, di ba? Ay, sana po. Let us continue to pray. Because sayang din po ang pera ng taong bayan. Kung sarili lang nila ang itataas nila sa mga gawain nila sa Senado. Oo. Alam mo, pag tapos ng eleksyon, tapos ng politika. Kapag sinabing investigation in aid of legislation, meron ka dapat batas na nais ibuo. Kaya nga po, in aid of legislation. Hindi po pwede dahil it is in aid of pre-election or in aid of vengeance. Or dahil ayaw mo lang talaga yung presidente na sa tingin mo, dapat every step of the way, ikaw yung maging obstruction. Huwag ganun. Kaya po ako ang aking philosophy. Pag tapos na eleksyon, tapos na eleksyon. Move on, no? Antay mo yung susunod na eleksyon. Na kung ikaw ay civil society, trabaho mo talaga magbantay. Dahil kung hindi, baka hindi mag-igay yung mga nasa pwesto, no? Pero kung ikaw naman ay nasa katungkulan na bumuo ng pulisiya, bumuo ka ng pulisiya, nasan yung pulisiya pagtapos ng formally? Wala naman. Wala. Wala rin nangyari. Wala. Ni hindi ka pinirma ng mga kasama sa Kongreso, sa Senado. And yet, magkano ginastos natin sa mahigit kubulang 20 na hearings? Di ba? Okay. Dapat nga yung panahon na ginugol nila dyan, at saka yung bilyong-bilyong kinukuha nilang budget, dapat ibalik. Dahil wala naman nangyari. Alam niyo po, ipakasisiwalat. Walang resulta, di ba? Wala pong resulta. Busisiin po natin ang budget ng Senado. Napakalaki po niyan. At unlike other branches of government, naku, baka sabihin ng mga senador, kita mo itong si Harry Roque, hindi pa senador eh, linalabas na ang aming mga sekreto. Lamsamang nakukuha nila. Oh. Kung gusto nilang bulsahin yan, bubulsahin nila lahat. Oh. Pero yung iba naman,
kumukuha na empleyado. Pero may isang senador dati, di driver, di ayaw pasweldohin. Kinuha lahat. Oh. Merong isa talaga nangyari yun. Okay? So, talagang, and yet, papayag ba tayo na bilyon-bilyon, eh, walang resulta. Ang budget ng isang senador sa isang taon, magkano? Naku, sayang po, hindi ko nakita. Pero titignan po ngayon ni Princess sa internet, yung budget ng Senate. No? 200 million nata. Hindi po, maliit po yan. Isang senador? Well, titignan po natin kung magkano yung total budget ng Senate. Budget ng Senate. Tatanggalin natin yung para sa MOOE ng senador mismo. At doon makikita kung magkano yung budget ng kada senador. Napakalaki po. Kaya nga, ako sinasabi ko, demand for results. Anong batas ang mga naipasan yung mga senador natin na bilyon-bilyon ang budget na ibinibigay natin? Wow. Kaya kay mga kaibigan, ha, bilyon-bilyon po pinag-uusapan kada senador. Huwag na kayong maghalal na bulaklak at mga dekorasyon sa Senado. Please po, maglagay na lang tayo ng tunay na bulaklak. Yan.